Pero makahirap yung ganun. Na-offend ako nyo. Nahirapan silang sa puti. Umi-pwelo lang kami. Kasi napapakiram daman ba dito muna. Bakulaw daw. Sa tingin ko, ano siya? Enabler siya in a very positive way. Kasi para ma-realize ng isang tao yung full potential niya. Halimbawa kami, no? As co-actors. Nandyan siya to assure you na tama yung ginagawa mo, na ganito yung pakiramdam. Para mailabas na yung natural sa'yo. And siguro, pag nanonood ka rin bilang isang audience, kapag napaligaya ka niya, marami kang pwedeng magawa eh. Kasi yung happiness, yung kaligayahan, yung joy, isang unang hakbang yan para mabukas mo yung mga potential mo bilang tao, di ba? Para maging confident ka sa sarili mo. Ngayon, kapag sinabi niya sa'yo na, uy, kaya mo yan, pinapaligaya kita. So, I hope you can reach your full potential as a person. Kapag napasaya kita, sasabihin nila kay Vice, wow, fantastic ka talaga. Pero sasabihin ni Vice, hindi, ibabalik niya yung word. Hindi, dahil narating mo yan, dahil naging masaya ka at na-achieve mo yung gusto mo magawa dahil sa pagpapasaya ko sa'yo, ikaw ang fantastic. So, parang ganun yan. Pasok sa top 5 to. Para sa akin, si Vice, hindi lang yung nakikita ng audience sa TV na nagpapatawa, na masaya, pero behind the scenes, talagang maalaga siya, mabait siya, at sinisigurado niyang okay kaming lahat sa set. So, naitatawid namin as a team yung gusto namin ipalabas sa pelikula because of her leadership. Dahil yung leadership niya, not only pag work talaga, yung dedication niya sa work, but also yung pangangalaga niya and yung assurance niya na lahat kami okay sa set. Yan. Ikaw naman, Vice, what makes them fantastic leader niya? Fantastic sila kasi team players silang dalawa eh. Team players. They are both fantastic kasi hindi nila naiparamdam sa akin na mahirap silang katrabaho. Hindi nila naiparamdam sa akin na naiilang sila sa akin. Hindi nila naiparamdam sa akin na napipilitan silang gawin yung mga ginagawa nila. At pag yung lalaki kasi, iba yung tingin ko dun sa lalaki na mabuting makitungo sa bakla. Kasi di ba yung mga lalaki, parang alam mo na yung kakayahan nilang makitungo sa mga kapwa nila lalaki at sa mga babae. Sa kapwa nila lalaki, ayaw sila makitungo. Mas lalo na sa mga babae. Pero pag mabuti silang makitungo sa bakla, mas lalo ko na-appreciate yung pagkatao ng lalaki. Iba yung estado ng si Dom at si Richard. Hindi naman sila, hindi sila mga pangkaraniwang lalaki. Diba? Iba yung estado nila. Pero hindi nila naparamdam sa akin yun na bakla ka. Yung ganun, pinaramdam nila sa akin na katrabaho ka namin. At pantay-pantay tayo dito. Yun, kaya fantastic para sa akin silang dalawa dahil ayos silang mga individuals for me. At itinuring at ibinigay din nila sa akin yung ganung pakiramdam na okay ka sa amin. Kaya ayun. Paano pala nag-emerge yung idea na pagsamahin silang dalawa sa movie na to? Tinanong kasi ako ng star, sinong gusto kong leading man. Nagsusulat-sulat ako. Siyempre, ambisyosa ako. No? Yung mga imposible. So, sabi ko, hindi ba nakasama si Richard? Nung panahon na yun, putok na putok yung laluna. Kaya sabi ko, sinabi ko na kay Mon pa lang, sabi ko, sana mag-movie na kami ni Richard. Tapos sabi ni Mon, pwede yan, gawin natin ang paraan. Pagtapos na yung laluna, pwede na yung schedule. Kaya nasiisip ko na, Chard. Tapos sabi ni Inang, sulat mo dyan yung mga pangalan ng mga gusto mong maging leading man. So sinulat ko yung pangalan nilang dalawa. Wala akong ibang naisip, pangalan nilang dalawa ni Dong. Kasi sabi ko, parang imposible yung Ding Dong. Eh kasi pinanood ko rin yung si Den Aya. Kaya sabi ko, ako ni Ding Dong, gusto ko din si Ding Dong. So silang dalawa talaga yung nasa isip ko. Tapos sabi, sige, titignan namin. Eh pwede daw yung Richard. At saka pwede daw yung Dong. So sinong gusto mo? Pwede bang sabay? Sabi ko, ha? Anak, ang mahal naman. Sabi ko, Inang, 1 billion kikitain nito. Sabi ko,
ina mo, pinakikitain ito. Sabi ni ina, naku anak, ang mahal talaga. Isa lang, yung sa susunod mo na lang na pelikula yung isa. Sabi ko, ina, eh parang pag namatay ako ngayong taon, hindi ko nagsasabi yung dalawa. Sabi ko, promise ina. Sabi ko, nararamdaman ko talaga 1 billion. Sabi niya, sure ka ba? 1 billion ina. O sige, silang dalawa. Binigay din, nabudol ko si ina. Nabudol ko din eh. Di ba, chance of a lifetime eh. At ito imposible yung 1 billion. Oo, kiniklaim ko na, ipinagdadasal ko, at feeling ko, basta, confident ako sa samahan namin, at confident ako sa material talaga na ipapalabas namin. Hindi ako yung suntok sa buwan lang na malay mo ibigay. Ano talaga, confident ako na maganda yung material namin. Hindi ito putyo-putyo. Kaya kapag nagpo-promote ako, sinasabi ko, wala akong halong pambubudol, walang halong pang-etsos at panglalamang sa inyo at sa gagastusin ninyo. Maganda po ito, nakakatawa po ito, fantastica. Chance of a lifetime. Eh bakit kayo hindi kung may chart at doom sa paligid mo, di ba? Hindi nila nagawa yan. Walang magandang babaeng artist ang nakapagsama kay Digdot, kay Richard. Hindi yan nagawa ni Angel, ni Ann Curtis, si Pais, ganda. Huwag silang loloko-loko sa kabayo. How are your fantasies like when you were a child? Fantasies? Nung bata ako, parang nagmamasturbate ako. Joke lang. Lumaki bata ni Miko. Fantasies. Alam mo, nung bata ako, a fantasy ko lang talaga. Kumakanta ako, tas ka-duet ko si Regine Velasquez. Isa sa greatest, sa biggest fantasies ko yun. Tapos, hindi talaga artista eh. Singer talaga ang ini-imagine ko yung sarili ko. Tapos, kaduet ko si Regine. Yun yung pinakabongga kong fantasy dati. Na kala ko, fantasy lang siya. But because life is fantastic and the Lord is fantastic, I am given the chance to share the stage with Regine Velasquez. And come February, I will be having a concert with Regine Velasquez sa Araneta Coliseum. Yeah. Naging totoo yung fantasy. Wow. As in, dalawa kayo talaga. Sige, tatlo na tayo. Hindi, akala ko yung parang guest si Regine. Hindi, back to back ito. First time ka. First time. Siguro guesting. Oh, alam mo ba, ang first Araneta ko, ang first tungtong ko ng Araneta, concert ni Regine R2K. Tapos guest ako. Guest ka din yata dun sa R2K. Guest ako, tapos kami yung mga Reginettes, kasi dati kumakanta pa ako ng Regine, may boses pa ako, may falsetto pa ako, na wala na lang ngayon. So kumanta ako ng You'll Never Walk Alone sa Araneta, kasama ko si Regine. Yun ang first Araneta ko. This time, buong concert ko na siyang kasama, dalawa kami ni Regine. Kaya yung mga fantasies, huwag niyong bibitawan kasi may panahon na magkakatotoo siya. Because life is fantastic. How about pasayin ngayon talaga? Kaya kung may fantasy ka with Richard and Dingdong, huwag mong bibitawan. Diba? Happen in time. It may happen. Ano ba fantasies ko nung bata? Ako yung mga dreams ko nung bata ako, mahilig kasi ako sa mga movies, action movies, fantasy movies, tapos yung dad ko nakikita ko na gumaganap ng mga pelikula. So ako, ang dream ko rin before was to be a soldier, to be a cowboy, to be different characters, di ba? And never in my wildest dreams na magagawa ko yun, na ma-portray ko yung mga characters na dinedream ko lang before when I was a kid. And ngayon nagkakatotoo, dahil bilang artista, you're given a chance to portray different characters. So yun, nagkatotoo rin yung mga fantasies ko nung bata. So, pareho, halos pareho rin kay Richard. Pero ako naman, parang yung parating umuulit na fantasy yung sa parang lumilipad sa mga bubong, yung mga ganon. Kasi may kinalaman sa flight. May kinalaman sa flight. And last na lang, Vice. May agreement ba kayo ni Lassie tsaka ni MC na dapat palagi tayo magkasama?
in my journey sa... And ako, ako yung humihiling sa star na naisama sila sa akin. Kasi gusto ko talaga sila magbigyan ng opportunity eh. Sabi ko, hindi ko bibitawan itong dalawang baklang to hanggang di sila bonggang-bongga. Yung pag bonggang-bongga na, okay na. Kahit hindi na kayo sumama sa akin. Pag may mga sarili na kayong ganap. Kasi gusto kong magamit nila yung mga projects ko na oportunidad para mapansin sila. Kasi talented talaga yung dalawa eh. Gusto kong mapansin sila. Kasi ako din, ganun din naman ako dati, saling puso lang ako eh. Tapos napansin ako. Ganun din ang gusto kong mangyari sa kanila. Sana mapansin din yung dalawa. Kasi ang galing-galing talaga. Eh kung hindi ko sila isasama, sinong magsasama sa kanila? Thank you. Thank you. Thank you, man. There was actually no script to read. Oh, wala kasi nung alam mo kaya masaya talaga ako at proud na proud ako kasi pumayag silang dalawang makatrabaho ko nang hindi nila nababasa yung buong script. Binigay lang sa kanila yung gist ng pelikula, ganito yung konsepto, para ganito yung mga magagana. Pero yung script talaga wala. Wala kaming nabasang tatlo kasi yung script ginagawa namin. Nag-evolve siya while filming. Kaya, ayun. Okay. Preparation, we just pray. Ayun, maraming salamat.